umaga, ako ulit si Teacher Ricky ng Roan and Ricky Vlogs. Na-experience mo na ba na bumagal ang iyong laptop, lalo na kapag ikaw ay busy at maraming ginagawa? Na-experience mo na ba ang pagbagal ng iyong internet kahit naman only o nakaplan ang iyong internet? Sa araw na ito, tuturuan kita ng mga hacks kung paano mapapabilis ang performance ng iyong computer at ang mabilis na connectivity sa iyong internet. Ang hacks na ito ay best for Windows 10 computers or laptops. Kaya magsimula na tayo. Sundan lang ang tatlong paraan nito upang mapabilis ang performance ng iyong laptop o computer. Sa unang paraan, pumunta tayo sa File Explorer. Pindutin natin ang Properties. Mula sa window na ito, pindutin natin ang Advanced System Settings. Mula sa System Settings, piliin natin ang Settings na makikita natin sa Performance. Sa part na ito, makikita natin kung paano nagbe-behave ang ating laptop or computer. Maaari nagbe-behave ang ating laptop ayon sa appearance or performance o maaari ding pumipili ang Windows kung ano ang mas suitable sa iyong computer. Sa part na ito, piliin natin ang custom at sundan ang mga checkbox na aking checkan. Pinili natin ang mga option na ito upang mag-perform ng mabilis ang ating mga laptops o computer nang hindi nababawasan ang appearance na nakikita natin sa ating window. After natin ma-apply ang mga changes, ay mag-refresh tayo ng computer. Sa part naman na ito, ay papabilisin natin ang pagbubukas ng iyong computer o tinatawag nating booting process. Mag-right click tayo sa ating taskbar at piliin natin ang Task Manager. Mula dito ay puntahan natin ang Startup. Dito sa startup, nakalista ang mga application na sabay na nagbubukas tuwing tayo ay nagpa-power on ng ating laptop. Mas matagal magbukas ang ating laptop kapag mas marami application ang naka-enable. I-select natin at i-disable ang mga application na mayroong startup impact na medium hanggang high. Matapos nito ay maaari mo nang i-exit at mag-refresh. Para sa panghuli, tayo ay magde-defrag ng mga files. Mula sa iyong desktop, pindutin natin ang window button plus S para tayo ay makapag-search. Mula dito, i-search natin ang defragments and optimized drives. Pinapabilis ng prosesong ito ang pag-access natin sa ating mga files. Tinatanggal din ito ang mga dead links at nagkakaroon ng bagong connections sa buong system ng ating computer. Isa-isahin natin ang mga drives at i-optimize. Matapos i-optimize, pindutin din natin ang analyze. Nakadepende sa dami ng laman ng iyong computer ang pag-analyze at optimize ng mga drives. Inirekomenda na mag-restart matapos gawin ang tatlong proseso. Mula sa ating system tray, pindutin natin ang Wi-Fi or Internet icon. Mula dito, makikita natin kung saan tayo nakakonect ng internet. Pindutin lang natin ang Properties at i-on lang natin ang Set as Metered Connection. Sa paraang ito ay madedetect ng iyong computer na ang iyong internet connection ay metered o hindi only. Gagana lang ang internet sa mga application na iyong bubuksan. Pinipigilan din ito ang pag-download ng Windows update sa background na siyang kumakain ng malakas na connection. Mag-restart ng computer matapos gawin ang step na ito. Na-experience mo ba ang pagbilis ng performance ng iyong laptop at connectivity nito sa internet? Comment down kung mayroon kang na-experience na pagbilis o pagbabago. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para notified ka sa mga susunod na video. Muli, maligayang pagkatutok!